Hello mga bakla! Welcome back! At syempre, dito na naman ang napakaganda naging sa diwata ng New Zealand na si Jing Jing. At syempre, for today's video, nagkasakit na naman ang bakla. Sinipon ako. Alam niyo mga bakla, dahil sa sobrang lamig ngayon dito, kaya siguro sinipon ako. And then, mga bakla, si talagang naloka talaga ako sa sitwasyon ko ngayon. At syempre, for today's video, pag-usapan natin kung ano ba yung magiging sitwasyon ko dito sa New Zealand at magiging sitwasyon sa mga mag-a-apply. So, ito na nga mga bakla, bago natin umpisahan ang video ito, hindi ako makasigaw dahil namaos talaga ako ng bongga, tapos yung boses ko nag-iba na naman dahil may sipon ako. Syempre, isang intro muna! Siyempre mga bakla, for today's video, nandito tayo sa likod ng bahay namin kung saan nagtanim ako ng maraming gulay. Kung natatandaan nyo po doon sa mga previous videos ko na marami ako tininim na gulay. As talaga nakapag-harvest talaga ako ng mga mais, ng mga bok choy, yung pechay. At siyempre yung mga tanim ko kalabasa, upo. At siyempre pakita ko sa inyo mga bakla. So, tinatari ko sa yote na hindi ko talaga alam kung bubunga pa siya. Bumunga man siya, pero ito siya. Ngayon lang siya bumunga mga bakla. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan siya mga bakla. Bunga na sa yote. Diba? So, sa ngayon talaga ewan ko kung lalaki ba siya ng bongga. At syempre for today's video, pag-usapan nga natin yung sitwasyon ko dito. At bago yan, mag-harvest tayo ng tomato cherry. As in, nakakatuwang mag-harvest mga bakula. Ang dami-dami na naman. Look at naman mga bakula. Oh. Diba? Ang lalak, ang liliit, ang cute. Siyempre mga bakla, alam nyo, sana dinig talaga yung boses ko, no? Kasi talaga ang nahirapan din ako. Although, 4 lang naman yung score na kailangan namin, pero para kasi hindi siya worth it. Kasi may extend kami, pero kukuha ko ng IELTS, tapos ang ibibigay lang sa akin na extension ng visa is 1 year, which is pagbabayad ako ng halos 500 to 700 New Zealand dollar, tapos 1 year lang yung ibibigay sa akin na extension na visa. Kaya sabi ko parang hindi maganda. Di ba makakapak? Parang ewan, nakakaloka. And then tapos nakausap namin yung aming supervisor na ang sabi niya na kung may extend yung visa namin dito, hindi na namin kailangan kumuha ng IELTS. Pero yung condition nila is same company, same salary ata. Hindi ako sure kung same salary. Tapos 1 year lang talaga yung maibibigay na extension na visa. Hindi na namin kailangan kumuha ng IELTS. So, yun ang sabi ng aming supervisor. Yun yung explanation niya noong nagkausap-usap kami doon sa office. Pero, kung halimbawa mag-a-apply ako sa iba, which is sa ibang employer at ibang salary, so kailangan ko talaga kumuha ng IELTS. At doon sa mga mag-a-apply at talaga namang gusto makapagtrabaho dito sa New Zealand, even na ang ina-applyan nyo is housekeeping. So, yung pagkuha ng IELTS is level 4 and 5, which is kagaya nun sa mga hospitality and tourism, andun siya na level 4 at level 5. So, kailangan talaga kumuha ng IELTS. And then, ang hinahanap talaga nila is yung
score lang ng 4. So napakadali din. Kung isipin madali kasi score lang is number 4 lang kailangan mong score. Pero wala pa akong idea kung anong klaseng test yun. Dahil hindi naman ako nakaka-experience pa. Wala akong experience na kumuha ako ng IELTS. Kaya ayan mga bakla, ang hirap ng sitwasyon. So doon sa nakikita ko naman doon sa ano, doon sa mga agency na nakita ko through online, para wala naman siyang placement fee. Kaya magta-try din ako. Pero bongga yun ha, walang placement fee mga bakla sa inyo. Kaya apply din tayo pag may time. At syempre flex ko din yung aking kalabasang napakaganda. Ayan. Kita niyo ba yung kalabasa ko? Ayan. Ito yung kalabasa. Ayan mga bakla, diba? Ang dami-dami kaya niyan. Tapos yung mga kamatis na malalaki. As in, ang dami. Tapos alam niyo yung ceiling haba. So ayan siya. Yung ceiling haba. Ayan. Kita ba? Ayan. Ceiling haba. So ito na maaki sa yote. Hindi na lumaki. Puro gumapang lang siya ng gumapang. Ayan. Sayote. Pero hindi siya... Ngayon lang siya bumunga after how many months? Parang 6 months or 7 months ata. Ang liliit ng bunga niya. Kung nakikita nyo, ayan o. Oh. Ayun. Kasi talaga ang liliit. So... As in... Ewan ko ba kung ano nangyari dyan. So... Pagpapatuloy ko yung pangunguha ko ng kamatis kahit malamig. Diba mga bakla? So, sana after 6 months magbago talaga yung sitwasyon dito sa New Zealand para at least continuous. Kasi dati ang ganda-ganda kayo ng ano nila. Sa immigration, as in talagang may extend ka, tapos 3 years, additional 3 years, tapos biglang nawala. Pero naririnig ko, ang sabi nila is yung marami daw nakapasok dito na mga tao na halos 200,000. Tapos naging crowded. Kaya ngayon, nagbabawas na kasi New Zealand lang maraming tao. O diba ang hirap mag-vlog pagka paos ka, tapos may sipon. Ang hirap mag-vlog, kaya hirap na hirap ako magsalita. Parang naipit tuloy, no? Pero yung mga ano, kailangan talaga, kung halimbawa nasa sitwasyon ko, kailangan talaga marami kang option. So, magbabakasyon ako this... Ngayong year na to magbabakasyon ako para at least kung mag-cross country man ako, at least nakapagbakasyon ako, di ba? So yeah, sana magkita-kita tayo mga bakla. As in. Kasi mahirap ngayon ang buhay sa Pilipinas kaya ayoko pang umuwi. Tapos marami pa akong pangarap sa buhay. Drama-rama. As in, kung nakikita nyo, no, ang dami-dami kamatis, nakakatuwa. Pero alam nyo mga bakla, sana magbago na talaga yung sitwasyon dito. At alam nyo ba, naaawa ko doon sa, hindi naman sa naaawa, ibig sabihin parang, nahabag naman ako, parang ganun din naawa din. Kasi nandun na sila sa punto na pwede sila mag-residente dito yung mga driver. Kasi mababait naman yung mga kapwa natin, mga kababayan natin, driver dito, yung bus driver, no? Kasi tinanggal na sila sa pathway na residency. Oh, o diba? As in, wala na sa pathway ng residency yung mga driver natin, yung mga kababayan natin. Sana nandun na sana, di ba? So yun, natanggal na din sila. Kaya, sayang.
So yan mga bakla, natapos na naman ang video ito. Hindi talaga ako makapagsalita ng bongga dahil paos, may sipon ako. So yan, natapos na naman ang video ito. Kung nagustuhan mo ang video ito, please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, lagi ko po sinasabi na MYMP, make your mama proud. At syempre, ito ang napakaganda, nag-iisa, diwata na nyo sila na si Jing Jing. Thank you for watching and I love you all. God bless.